Caster tayo nitong Dream League Season 21. Uy! Pero si Dots ba to? Si Dots nga ata. Dayan ang ating natutunghayan. And Saber Lights! Inilawan na agad si Nisha, my boy. And those Saber Lights, ha? Tamang ngiti-ngiti lang dyan. Pero that first goal is brought to us by 747. Do PM Clinics page if you have any questions para nga po kayo ay ma-assist. And again, lagi namin paalala ay bet responsibly. Yan, ayan. Natatawa lang ako dito sa mga tropa natin sa kabila. Kasi eksakto, manonood ako, titingin ako ng update ng entity, tas talon. Tapos bigla nag-comment yung Ira, yung TikToker. Di ba kalala mo yon? Yung parang crush-crush ba yun ni Jay? Nasaan? Nasa stream eh. Nasa stream eh. Tapos bigla, nagising ang mga timpuyat natin. Ay, talaga sila ba? Sila boss dyan, nag-comment. Si Jay, di ba, nangangantsaw. Lalo na si Juice, nangangantsaw. Pero solido na sumasagot si Jay. Oh, nandiyan na nandiyan sa kabila. Nagulat ako pag-stream, pagpasok ko. Ay, bakit biglang kiligan ang mga tao? Hindi ko yung kilala eh. Sorry. Nabatsat ako dun sa bay GC. Yun pala yung inaasar ni Jules. Yun pala yung inaasar ni Jules sa GC. Inasar niya kay Ira si Jay, di ba, noong nakaraan. Wala lang. Share ko lang sa inyo. Kasi kita niyo rin naman yan eh. Di ba, wala naman ang tago dito. Yan. Oo. Bulat-latan na. Di ba? Yan talaga. Wala eh. Ganyan din naman yung mga tao dito. Eh di, ganyanin mo na din sila. Kaya nga ata, hindi nakapag-meeting si Jay na nakaraan eh. Lago talaga. Okay. Natin ano yung chat na yun ni Jules? Oo. Si Ira. Yan. Game-drop pala. Nice nyo. Game-drop pala. Wala yata mga caster na to. Chismisan! Yan, sige lang direct. Chumismis ka lang doon, walang problema yan. Pero eto. Paganda, TikToker yan. Pinafollow ko siya sa TikTok. Kaya ko siya kilala. Kasi pinafollow ko siya. GMA, kasi maganda. Maganda siya. May lig ako sa maganda. Seven. Hindi, may GMA kabiti. Kaya napatanong ako eh. Hindi kasi... Kung Cavite yan, yan yung pinuntahan ni Jay. Yun nga yung inaano ko. Ito si Direk meeting. Kumano eh. Oh, sabi na ako. Yun. Grabe no, ganung ano, mga ano, exotic talaga eh, no? Oo. Mahilig sa katulong. Okay, napakasalbahay mo kay Jay. Okay lang yan. Sinasalbahay din naman ako nun eh. Pogi-pogi nga yan sa story niya eh. Reciprocate. Oh. Okay. Pogi-pogi pa naman siya sa story niya. Sinisiraan mo, JB. Ah, sorry. Akin. Grabe, ayan. No? Talaga, guys, kung friend nyo yan, grabe, talentado talaga yan. Sing and dance sa story. Yan. Nagra-rap. Diyos ko. Kung ano-ano nakikita ko sa minsan story. Minsan naglatpas din ng foil yan sa story. Nag-iiyaw. Nag-iyaw naman. Ay, nako. Ibang keyboard daw ata ang gamit ni Queen. Oy, tignan natin ah. Kasi tayo, di ba, asa-asa pa tayo sa mga talagang high-end keyboards na akala natin pag mas mahal na keyboard, mas okay. Yan. Pero yung keyboard ni Queen, yung ano eh, parang office keyboard. Yung tatak, yung Dell. Dell, wow, sumisigaw po. Yung Dell. Di ba, office yon madalas ginagamit. Pag mag-shopping ka ng office wear, ayan, yun ang mga tatak na matatandaan mo. Totoo. Dell, ewan ko kung gamit niya ngayon, pero mukhang gamit niya. Grabe, no? Oy! Pero nawala ata yung effect kasi na-reveal na sa ni Sambay ng Pilipino. Uh-huh. Pero yun, sensei niya. Binalagbag, possible trade lang naman. Both cores have secured the supports dito for both teams, mga buddy. Na elu si Idol. Pero okay, ang mahalaga, safe na safe ang ating mga core. For Mickey, hindi na sobrang crucial ang kanyang mga ano dito, mga pindutan, no? Hindi tulad kanina, Faceless Void. Ngayon ang crucial part sa kanya yung BKB pop niya. Ah. Pamaya, 'di ba? Wag mapipindot yung gumana ang kamay.
Yun. Wag lang ano, wag lang mamali. Oo, wag lang ganun. Kasi mabigat pa din yung kalaban niya eh. Bukod sa sasabihin natin, RTZ to, still Sven pa rin yan, na one of the most band heroes sa meta natin. Sven and Gyro pagdating sa carries. So alam naman natin kung bakit siya laging tinatanggal. Lagi naman na yung pinapatunayan pa ng mga Sven pickers. Diba? Bakit yung ba pinalulusot to? Eh, lagi naman nating nakikita yung reason kung bakit siya dapat iban every time na napipick siya. Totoo. Huwag na eh. Bubuksan niyo pa ba yan? Alisin niyo na agad. So ano daw to, James? Partida daw to. Partida. Para sa Shopify Rebellion. Okay, bigay niyo yan. Sven na yan. Meron daw PA, may Mikay daw, yung Team Liquid. Meron pa silang Nisha. Sama mo na din to. Eh, may Timber. Nagkaroon pa ng additional na problema. Diba? Yun lang. Pero okay. Mid matchup naman natin, 27 and 12 for Abed. And then 26 and 3 naman para kay Nisha. Oy Nisha, nakahanap ko ng katapat mo ha. Dinedenayan ka sa ako ma. Oo ha, hindi pwede yung ganyan. Mahirap yan ha. What is happening to Derek Nisha? Nayayari yata. Okay lang. Denise lang daw. Hindi siya magpapakamatay. Hindi daw. Napaibig eh. Napaibig. Oo nga pala napaibig, si Idol. Nangihina. Pero etong si Saber Lights, mukhang maliliwanagan din siya dyan sa may taas. Yun na nga ang kill para kay Mikay. Paano masasins been gathering some kills for the side of Team Liquid? Diba? Yung 2 kills na yan. Kay PA pa napunta. So... it's safe to say na okay lang yung PA dito ng Team Liquid. Maganda, maganda yung start dito ni Mikay kanina pa eh. Tsaka palag din kasi sila dyan sa may top lane. Kakayanin lang din nila yon pero mid... Nisha, ayun. Ah, yun, sakit! Ay! Yun! Pangmagapang ka sa mid! Parikoy! Oh my gulay, Nisha! Nangyari talaga pa. Nangyari sa'yo dyan! Ako! Oh. Ewan ko na lang. Nakalabit pa, no? Oo. Oh, di ko na lang alam. Hindi ko na din alam, guys, kung ano ba ang nangyayari. Pero, Boxy, ayun! Grabe naman ang yan. Ang bilis! Grabe ka na, Insya. Na si Abed, wala, nakikinig ata to ng ano eh. Nakikinig ata to ng Twice ngayon eh. Kaya inspired, oo. Oh, oh. May mga taong ganun eh, no? Meron sila playlist. Pero may mga ibang gano'n na naiirita sila na may playlist. Kasi mas gusto nila, pakinggan mo, baka di mo marinig yung bomba, baka di mo marinig yung yabag, di ba? Totoo naman eh, meron gano'n. Pero meron kasi talagang mga tropa tayo na jamming ang inuuna. Di ba? Ayun, mga para. Pero meron din yata mga tao na kaya mag-multitask. Di ba? Yung makikinig ka ng music, tapos rinig mo pa din yung mga ganap. Malay ka naman. Yung mga ganong klase na tao, no? Ang alin ba kayo dun sa dalawa? Dun, hindi ka mapag-focus. Oo. Kasi, alam mo yun, pagka gusto niyo mag-focus sa isang bagay, makinig kayo ng sound or ng song na hindi niyo alam. Para hindi niyo sasabayan yung lyrics. Kung gusto niyo lang makinig. Kasi hindi ko makaka-vibe. Oh, hindi. Parang meron ka lang maano, meron ka lang alam na genre, ganyan. Yun yung pakinggan mo. Diba? Pero pwede, kung gusto pwede. Mong... kung gusto mo mag-focus yun, mga hindi mo talaga alam. Pero pag yung trip mo lang, yan, yung mga favorite song mo, para masabayan mo, di ba? Tama-tama, ay grabe. Every day we'll learn something new. Yes. Ganun pala, no? Pero ito si Abed, ano? May makukuha ata dito ngayon sa Natry mo na ba yun? Natry mo na ba yung Jabes? Yung ganung style? Ayun, itirinay na nila si Saberlight. Tinesting eh. Tinatlo. Ayun, baka nakikinig ng music si Saber Light. Yan, sinasabi dito si Amy. Tuloy yun, narinig ang mga darating na heroes ng Team Liquid. Okay, kasalanan mo yan. Mali mo. mali mo yan, tropa. Pero ito si Fly, ang topang mag-deward ni Idol. Hindi na siya kinalabit, hindi na siya pinansin dito ni Nisha. Pero for Nisha, medyo sad part kasi ito sa kanya. Almost 9 minutes into the game. Level 6 lang siya, James. Ang baba ng level ito para kay Nisha. Naninibago ko sa mga pangyayaring to. Lalo na't kanina na pag-usapan natin kung gano'n ba kaaga or gano'n ba ka-late mag online yung kung ka. Ay, tapos contract pa, di ba? Egos pa. Egos pa siya.
Yung stock dito, ah, pwede pang maagaw yan. May God strength and 40. Gagawin na lang ng SR ngayon, mamain na lang nila tong area na to. And then, okay na, par. Pwedeng-pwede na yan. Kahit ka walang God strength eh. Wawalisin ko to, akin to. Totoo. Ayun na. Ay, nako, walang nagawa yung Team Liquid. May magagawa sana sila kung talagang hindi lang takot si Nisha ngayon. Oh. Takot kasi siya eh. Gusto niya muna mag-play safe. Kasi hindi talaga siya titigilan na Shopify. Ayan o, kung si Nisha yan, talaga patay din yan. Tatrabahuhin yan. Insane niya? Pero yan, pati insane niya. Ayaw tigilan, no? Sipin mo yan. Nasa triangle camp na sila. Sumusugod na dito, na ward na to. Pero wala pa ding pag-reclaim ng gubat coming from Team Liquid. Uy! Hirap sila. Uy, tipa! Denive, di tinigilan. Grabe si Abed, mga par. Oo, napapa-dance the night away yata to si dance Abed. Dance the night away. Feel special siya ngayon, guys. Ayun ha. Pahala niya. Ay, hello din pala dito kay Alexis. Dahil dyan siya nakatambay. Hoy Alexis, pati ikaw, nakita ko kanina, nakikiagaw ka. Bebe na yata yun ni Jay. Ikaw, nakikihello ka pa. Pati si Boss Ja, ha? Nakikomment. Sana, ginanahan daw sila. Sana nagkiklip. Diba? Ang akin lang naman. Alexis, ka. Ha? Hindi, ngayon. Ang inuuna kasi, ayan, yung mga baby girls sa chat. Kaya mahirap. Oo, di ba? Kaya ngayon, kung may mga babae mang nanonood dito, nahihiya mag-comment. Paano pinagkakaguluhan nyo? Yun na, sinasabi ko. Mga silent viewer na lang tuloy sila. Oo, oo. Imbis na ina-enjoy na din yung game. Kalala nyo yan, no? Si si Jay, si Alexis. Oh, yeah. John din siya. Lahat ng Jay, no? Oo, oh, damay ako dyan, ha? Lahat ng Jay. Dali. Brian ako, Brian. Brian. Wala ng James. wala na yung James. Tago mo na yun sa baul, sabi nga ni Kina. Jay pala guys, ang mga dapat iwasan guys. Oo, oh, iwasan Jay. Yan, yung mga Jay na yan. Kupa yun. Ay, sorry, hindi pala ako. Iba yan yung... nadamay pa. Nadamay si Billy Friendly pa. Kay Paul pa yan, kasama niya yan si Jules doon sa may stream A, guys. Oo. May maganda din yung laban doon. Entity versus Talon yon. So, kung gusto niyo sumilip, go lang, guys. Silip lang or add tap na lang kayo para nakatambay pa rin kayo dito. Ayun. Okay. Pero mga idol, 5-4 ang ating scoreline, pero Shopify Rebellion, mas nakikitaan natin sila ng potential na mag-dominate. Diba? Dahil nga kay Timber. Pero wait, Saberlight choosing Mickey. Kaso X-Mark, Torrent, Macro, Fire, Binato, lahat par. Sige na. Ilapan mo na yan, Insan. Kaso nabuhay pa. Grabe naman yan. And yun na nga, Boxy. Beautiful Nature's Wrath right there to secure that kill. All in all, 3 ults ibinigay para dito kay Insan na Saberlight. Nayari si Idol pero hindi pa tapos ang bakbakan, James. Ay, hindi pa talaga daya. Kasi meron ding makukuha. Secret nakatikim kay Zai and that is a chudan mga idol. Nako. Instant tower pa to, James, talagang Liquid. Insta. Kaya na ba 'yan? Hindi. Maya na. Baka mabati na naman eh. Okay na eh. Yo, baka maawalis sila dito. Nako. Magkakaalaman tayo. Saan ba mas mataas na ano dito, na odds dito? Shopify or Team Liquid? Parang Team Liquid yata ngayon, no? Kasi puro talo itong Team Liquid. Oh, let's see, no? Okay, pero again? Ano yun? Sorry. Pero, di ko alam sinabi ni Direk. Tapos na yata. Hindi, mayaayasin yata siya. Okay. Ah, akala ko kami yung magtatanggal kasi may aayosin ka. Okay. Thank you, Direk. Oh, ganoon. Ang sakit. Sabi kasi nung Direk namin, tatanggalin daw niya headset kasi masakit kami sa tenga. Oo, ang sakit mo naman magsalita. Na-hurts daw ang kami doon. Ah, mahigpit daw pala kaya tinanggal. Update lang, guys.
Life update lang, guys. Pero yun nga po, 5 and 6 pa rin scoreline natin. At pagtapos ng mga encounters na yun, back to farming muna both teams as they wanted to settle yun yung mga items nila bago sila lumaban. Uy, ito, Dave, sa ang aga oh, ng Fury ni Mickey. Hama 14? Naman ako do 14 minutes. Ikaw ba naman makakuha ka ng mga 2 kill? Kaya tapos free farm? Kaya pala galit-galit yung mga tao sa akin pagka 20 minutes ako naka-fury. Sabi naman yun, ha? 6 minutes late ka pala, no? 14 minutes wala ang basehan, no? Kung magaling ka. Ay, sorry. 5 minutes lang pala yung grace period. Nakala ko 15. Kaya pala ngayon pala. Fury na pala si Idol. Pero eto guys, gagalaw na daw yung Shopify ay, Rebellion. Double damage to, no? Pero tingnan natin kung maipapalo ni Abed. Parang ano na lang din yung double damage din eh. Pakonsuelo lang, ganun. Pa effect lang, effect. Hindi naman ipapalo ni Abed yan. Pero kahit walang double damage, masakit. Kasi wala yata mahuhuli. Ang bilis na ito ni Nisha na break na yung smoke. Ay, nakalayo na po. Wala. Ay, nakita! Ay, napablade mail. Napablade mail, takbo. Sabi ni Nisha, nope. Ayun. Ay, kaso TP. Ito. Ay, naman. Ayun na nga. Akala ko mapapag moves pa sila eh. Abed. Securing that kill. Tagal ang TP. Core pa din. Oo. Mukhang gusto lang ditong bumalik sa may lane yan. Oh. Outpost lang. Magpo-farm lang. Yan. Diyos ko. Kaya pala inabot na siyam-syam. Pero eto, early Roshan. Teka. Oh, 14 minutes yung Fury na PA. Samantala nga itong Shopify Rebellion, 15 minutes, no? Bago pa mapakinabangan ng ano ng PA, yung kanyang Fury Roshan na agad. Wala nang kaalam-alam dito, guys, yung Team Liquid. Wala silang information dito sa may top area nila at first Roshan. Oy, wala din silang minutes. Ano? Parang wala din silang capability para kumontest basta-basta. They're still playing the catch-up game. Diba? So, for Team Liquid, better to get these items muna. Yes, kasi may setup yata. Meron nga. Oh. Ayun na, X-Mark. Ayun na nga, mga kaibigan. Napakaganda namang disruption. Disrupting the play of Team Liquid. Wasting 2 ults just like that. To think that crit survive just with one skill. Beautiful. Grabe, naligaw dito si tropang insane niya. May kalaliman din yung positioning niya. Pero sino to? Si Kungka. Napiping si Kungka. Dumaan siya dun sa may observer ward na Shopify dito sa may bottom lane. Oh, ayan, na-scan na din siya. Nandito pa. Guys, susugurin to si Kungka. Sige pa, iparmo Nisha. Nisha call. Ayun, nakita. Ay, may TP naman. Pero kasi may disruption, merong Stormhammer. Nisha's just waiting for that stun from Sven. Pero sabi nila, bakit nga naman? Magsa-stun. Surety na! Yun na nga mga body. That's Fly securing that kill. And eto pong si Abed. Kinukuha pa yung jungle ng Team Liquid. They are looking good, mga parang. Ay, Korean. Thank you pa. Hindi kasi ng observer ward doon ng Shopify Rebellion dun sa may bottom lane eh, no? Nadaan na ng Kungka mga areas na hindi na rin i-expect ng Kungka na may vision pa yung Shopify or may tao pa dun sa may bottom lane. Kasi nga kakapatay lang nila dun sa may babae. So inisip nila, nagpa-play safe na yung Team Liquid. Gusto sanang mang micro doon ni Kungka. Ayan. Pero teka lang. Wala guys. Ayan, teka lang ha. Diba bumisita si Madam A doon kay Jay? Bumisita si Madam Kyle ngayon. Eddie, wow, Jules. Yari ka ngayon sa asawa mo, Sir Jules. Sir Jules. Ka. Masyado ka ng mabait, Sir Jules. Napakabait kasi niya ni Sir Jules, no? Kasi asawa niya, sobrang ganda. Grabe. Dapat ka mo yung asawa niya, yung ginagawang endorser ng mga Silka, yeah. Mga ganoon, no? Mga Kojic. Oh. Bibili talaga ako kung isang endorser niyan. Grabe yun. Parang kung may color white siya, yung color white.
So, not sa tao, ha? Hindi lang brightening, eh. Whitening talaga, eh. Literal. Big ka na naman sa awa niya, guys. Si Jules naman, napakabait ni Sir Jules, guys. Hindi natin bait. Maipagkakaila yan. Nagka-cast po siya ngayon sa may stream A natin. Mabait yan. Jay and Jules. Si Jay din, ang bait ni Jay minsan. Ooh, minsan lang ako. Oo. Si Jay minsan lang, lamang ano dyan, lang. Lamang ang kakyu, ano ay, naku po. Tamang sira lang kami sa mga co-caster namin. Lumalabas ang aming tunay na kulay. Hindi, ano eh. Naka-schedule kasi yun, 11:30. Yung ano, yung ganyan, mga chika-chika. Hanggang ano lang yan, hanggang alawa na lang yan. Kasi guys, kung si Boss Alo may baon na chismis sa mga teams, kami may bago, may baon kami chismis sa mga... Sa back-end. Oo. Sa magandang camera. Ganyan po kaming klase ng tao, wag pong tutularan. Kami-kami lang to, guys, ha. Pero yun nga. Bakit magkakasana daw sila ni Kuya Job? Eh, ano sila, magkuya kasi sila. Sa mga hindi nakakaalam, magaling dun si Jay kay Kuya Job. Dun siya nabuhay, oo. Salamat kay Kuya Job. Ano yun, si Cell? Nabuo lang bigla. Out of nowhere. Saan ka ba kasi galing, Jay? Walang ID? Walang ID. Walang ID si Idol, eh, no? Tignan natin ito kung may takas ba. Oh. Try mo nga hampas yan, Nisha, patingin. Ay, wala. Patingin. Ay, nakita! Pero sabi ni PA, patitimin ko ng crit, etong si crit. Yun na si Mickey, kumuha ng isa. Kaso lang, ang kapalit. Si Kun ka, mga idolo, di pa naman tapos yung laban yun nga. Kung macro fire, binabana. But then again, there's gonna be the disruption play. Coming from Shadow, di mo nakawala pa nga etong si Beastmaster. Pero yung Ice Path, dinaanan pa, Brewmaster, nagbabalik ang kaso lang. Ipit si Tropa, yung pa, pass lang siya dito ngayon kay Avid. And they're not yet done, they're looking for some more. Insane nga, minamekis-mekis na dito ngayon etong si RTZ and Avid. Dinormado yung mukha. Double kill for the Ember Jaw. Oh, nose. Sabi ko, testing lang ng hampas sana ni Nisha. Yun siya yung nakagilitan doon. Bakit maliktad ang mga pangyayari, guys? Bakit pinamama dito si Nisha? At saka ito na, 20 plus minutes na, pero hindi pa din natin nakikita na unti-unting nagpaparamdam yung Kunkka. Take note, this is a mid-Kunkka. No, compared dun sa may naging offlane kanina na nagets naman din natin na delay yung itemization, naghirap. Pero this time kasi mid na to, eh. Wala pa din ganong impact. Mid na yung focus, so makaka-expect na tayo dapat na at this point, alas space creator na siya, di ba, kasabayan na ng Brewmaster. Pero parang nadadrag na niya dito yung timing ng Team Liquid or nadedelay nila yung timing. Nadedelay niya yung timing ng Team Liquid. Understandable na yan. Kasi ang katapat niya naman is hindi basta-basta ang lane. Losing lane talaga yon para sa isang Kunkka. And to think na yung Timberso, ganito pa yung nangyayari. Diyos ko, Lurge. Ayaw mo niyang ganyan, di ba? Ngayon, for Team Liquid, si Kunkka. Si Nisha talaga yung magsisilbing ally sa ngayon. To the point na, kayo muna ang mamayagpag. Susubukan ko na lang humabol. Idadaan ko na lang sa item choice. He needs the sight of Vice. Pagka nagkaroon na siya ng Vice, pwede na silang manlaban. Kunin niya dito si Sven or even si Timberso. Basta ma-Vice nila, napakalaking tulong nun. Oo. Kunin niyo lang yan ng maaga-aga. Pero eto, Shopify Rebellion, naka-Ecoms na. Wala sila makikita. Pero pwede na yata yung Tormentor. Yung, pwede na yan. Another objective. Para dito sa Shopify Rebellion. Yan na. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hits. 9 hits lang, sabi ni RTZ. Ganun pala, no? Paggalit si Sven. Oo. Oh. Pero then ito ah. Si RTZ, ang ganda ng mga laruan niya ngayon. Kasi may choke tendency yan eh. Si RTZ tsaka si Ramses. Yan dalawang yan. Ilala natin yan para sa magkakaroon ng ganun tendency. But dito sa Dream League, okay performance dito ng Shopify Rebellion dahil din stable si Arturito. Oo, ang tagal nating hinintay, no, na talagang okay.
ang maging start dito ni RTZ. Kasi ilang beses na din yung mga games niya hindi nagiging RTZ show eh, no? Kung mananalo man, etong Shopify Rebellion, talagang credit sa nagiging galaw ni Abed na nagbabalik, no? Lalong-lalo na, hindi ko nakikita na nagiging star din for Shopify si Saber Light. Kumbaga, kung irarank ko talaga, more on Abed Show, second si RTZ, Saber Light, ewan ko pang ilan. Ano lang talaga eh. Supporting role lang talaga si Saber Light, doon natin siya mas nakikita. Kumbaga, yung mga setup-setup niyang ganyan, ano lang din, secondary. True. Diba? Ang dami ng mga ano dito. Oh, birdies. Ay! Ni... Ano naman yan? Mga ebon-ebon. Si Saber Light, taking off, no? Oo. Ako, eto na yung mga nagbabagsakan dito. Abangan natin mamaya kung sino ba ang madadaganan ng mga hawk. Pero Boxy, eto yung inahanap natin. Ay, iya na hit. Kakakuha lang niya ng mga treants. Out na si... Ito pang Luba. Black na lang daw muna. Yun pala ang plano. Iinis lang. Pero ang tagal ah, ng mga pangyayari dito, guys. Matagal talaga. Ang tahimik. Oo. Talagang ano yan eh, parang... Alam mo yun, babawi kasi yung Team Liquid. Nasa catch-up game pa sila. So hindi sila pwede maging kaki to the point na... Tasaluhin nila sasaluhin yung team fight na gustong gawin ng SR. As much as possible, i-dodge nila lahat. Yun muna talaga, no? Oo. Dodgeball muna ang laro. Totoo. Binago na, pero migay naman on the middle lane, re-reactan. James, baka mawalis to. Pwede yan, oy, naka-indi. Oy, yan na. Pwede. Tak! Aray, buti may ice pot. Pero, teka lang. Teka lang! Arturito, ayun yung sinasabi kong joke tendency. Yung apat nasa Roshan, yung kukuha dapat nasa mid, ayun, nakuha ng Liquid. Ano yun? Ano bang nag-tipin ang mga kakampi niya eh? Baka? Ano ba, miscommunication ba yun na? Feeling ko. Wag na nakuha na yung Tore. Oh. Tuloy na lang tong Roshan. Eh, hindi. Ay, bakit ganun? Just ang off, no? Guys, sabi sa inyo eh. Ang star talaga dito, guys, Bed. Si RTZ, susunod diyan. Si Iberlight yun, hindi ko nga alam. RTZ, may mga disabog pa eh. Agoy, agoy, agoy. Tignan natin. Ayan, wala din namang... Ice pot. Hindi! Gusto sana nilang tulungan, pero nag-cancel na pala lahat ng TP. Sige, tawa mo na lang. Itawa mo na lang. Oopsie, did an oopsie. Ay, may haste rune. May haste rune dito si Nisha. Sino mo pala tulungan? Yun ang pinaka, ano, pinaka maganda doon. Sino mo pala siya tulungan ng mga kampi niya? Kaso sabi, hindi kaya, nag-critical. Hindi pwede, masakit. Pak, blink, uy, ayun! Masakit nga! Critical! Si Fly, ang critical dito. Nakuha naman na din dito etong secret. Two supports are dead. Boxy, medyo malalim siya dito sa Miligoran. And sige na, imekas-mekas mo na yan. Saber Lights, good kill. And yung Aegis, napitas din naman dito itong si Tamber. So, okay yun din ha. 3-4-1 para sa Team Liquid. Oo, kaso parang ang RNG guys, nakakapit kay Mikay. Critical, absolute critical ang mga nangyayari sa kanya. Kanina na pa eh. Bantayan lang natin yung PA niya, diba? Napakaswerteng nila lang nito. Swerte, yun yung nakakapagpa-comeback for Team Liquid eh. Yung pagpuso lang dito niya PA plus yung right targets niya. Lagi niya kasi nakikita yung mga malalambot din na heroes from the side of Shopify Rebellion. Kaya nauuna niya yung mga heroes na yon. Teka lang, Zai! Uy! Nakapag-primal split. Pero mga par, si Fly, tinago sarili. Kaso si Zai, mangingisay ata. Ayun, tinambangan ni Beastmaster sa Gedli Abed to take that kill. Buti at nakapag-TP out naman na yung isang ang nag-i-caos doon. Kung hindi, dalawang casualty, malinis para sa side ng Team Liquid. Hirap yan, ha? Agoy, 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 nababawian. Meron pang pwedeng maging win rate dito. Eto, Shopify Rebellion. Di pa rin naman natin naalisin yan. Ang nakakatakot lang talaga yung PA. Kasi okay naman din yung Farmers Win eh. Kaso hindi mo kasi alam yung proc ng critical.
kung kailan ba suswertehin yung Phantom Assassin. Kasi gayon, tignan mo, same sila ng farm ng Sven. Pero ang magiging advantage na lang mamaya ng PA is yung paluan ko. Mapupusuan niya yung critical. Testing, paluan nga, guys. Tingin lang. Sample, eto going. Going for Aghanim Scepter, eto si BK. Okay. Pwede, pwede. Pero ang maganda dito, Dayan, si PA nakuha niya na yung groove niya to the point na hindi na sila ganong na the drag down ng isang kunka. Ayan, ayan. Sige, palamunin mo. Palamunin mo ng malala. Asa ng kunat mo, tropa? Bakal ka pala. Bakal ako. Bakal ako. Pero yun na nga, sa mga naghahanap dyan kanina pa ng sagot nila on that Timberso, PA talaga sagot dyan. Yung Aghanim Shard dyan din, no? Ang nakita natin. Meron na siyang Aghanim Shard, no? Pero kung wala pa ang swerte, wala pa nga, di ba? Ang swerte niya lang talaga sa critical. Kanina pa natin napapansin yung RNG. Ay, hindi, tsaka naka-macro-fire eh. May macro-fire din eh. So, nilagam natin yung critical, dama. Yung pagdagudin talaga ng buhay dito ng Shopify. Oo, kasi expect natin ang counter pamamaya kay Timberso is by the time mabili ng PA yung Aghanim Shard eh, yung Pan of Knives eh. Pero hindi, at least, di ba, tipid-tips. Mukhang hindi na kailangan pang yun yung maging ruta ni PA. Usuan na lang nila ng tuluyan sa Tormentor. Ayun na ipilid. Nga. Oy, oy, crit. Palamunin mo ng crit, Mickey. Nag-aantay, oh. Nag-aantay. Okay, Mickey naman dyan. Eh, meron pang baon dito. May crit pa si Idol. Wala na, hindi naman niya mayahampas yan sa kung kanino man mga kaibigan. Mm-mm. Okay. Hindi na yata, pero medyo mahirap yata ang bumalik pa dito sa Tepo for Shopify Rebellion. Kasi ang pangamba dito ni RTZ, minamama na yung Timberso nila eh. Na ina-expect nila by the time na kinuha nila to, halos magtatagal palagi sa may laban. Hindi magiging ganon kadali patayin. Kasi nakikita natin kanina, ilang hits lang siya ng Phantom Assassin, ilang segundo lang siyang nirerekta ng Team Liquid. So, paano pa kaya yung Sven? Kasi pwede mo talaga pagbasihan yung Timberso. Timberso yung kanina pa nakakapagpakita eh. Mm-hmm. Diba? Timberso din yung mas makunat compared dito kay Peace. So, wala guys. Baka mabura lang din mamaya dito si RTZ, feeling ko. Wag naman sana. Kasi yung binild up ni Abed, mga kaibigan, masasayang eh. Mm. Diba? Sobrang laki ng tulong ni Abed dito sa Shopify Rebellion. And, uy, buti nagtipi na kagad dito si NP. Hindi, madali lang yan kay Abed. Mag-isa lang eh. Diba, wala namang PA, ba't matatakot? Oo. Pero eto, tama nga travel muna. Pabalik. Dito sa may taas. Uy, na-scan sila na nandyan. Ano ba? Gusto ba lumaban na Shopify? Nag-scan sila dito sa taas eh. Ayun. Ayun, na-scan din dito. Nandito sila sa may area na to lalaro. Kung lalaban yung Shopify, alam niya lang full pack yung liquid dito. Oo, pero uy. Teka lang. Huli? Huli yung Beachmaster? Question mark? Kaso si Crit yung nakita, mga kaibigan, may vessel na binaba. Yun namang si Zai, hindi alam sinong uunahin niya. Na-disruption naman na dito ngayon itong si Crit, so tumagal pa. Pero yun pong si Abed nyo, nangihimasok na lang, sinusubukan bakuran yung kalaban nila. Kaso, purado si Crit. Blinking by Mickey, Mickey naman mananakbo na lamang dyan. Yun nga lang, binaba na po dito ngayon yung macrofire. This PA, stand for a bit. Nako po, inabol pa ni Tropa and RTZ's got no other choice but to TP out. Not healthy for the side of SR. Na X-mark pa si Abed. Oh no no! Tanggal ang kunat ni Tropa kapag si PA na yung humampas sa kanya. Dagger out. Pero Timber chain in a bit. That's going to be PA blinking in. Dagger para kay Abed. Slowing him down. Next mark will be popped off as well. Sai, lalasingin si Abed. May torrent pa dyan. Walang makunat sa apat. PK, you're now on a wicked sick. Three dead. Sa side ng SR, no? Si Crit plus two cores. Yung 1-8 na HP ng Timberso, parang 4 hits lang ng PA. Eh, halos doble ng, lang ng 1-8 yung buhay ng Timber, eh. So, ano yun? 8 hits? Uy, uy. Naku, na-hit.
yung crit dun sa creeps, pero aray pa din, Bessie! Si RTC nakataas na kanina, tumar! Patay pa siya dyan! Grabe naman yun! Mikay is blessed by the RNG gods! Grabe! The Aghanim's effect. Anli na lang ang pa-invi-invi mo dyan sa Gedli. Pa-blur-blur mo, no? Kaya libre kang maghanap ng mga target. Halimbawa, wala ka pakita sa may meet gala ka lang sa may gubat ng Shopify. Ganun lang yun eh. As long as meron kang blur, di ba? Libre ka lang kasi kailangan nga parang mili na na tabihan yung magaganap bago mo ma-break yung blur. Kailangan tabing-tabi talaga kayo. Yan yung annoying per PA eh. Oo, pero tabi. Kaya kanina, tabi na sila. Tapos wala. Na ata. Kang ganun na nga, James. I mean, by the looks of it, yung Team Liquid na yung nag-set ng tempo, nakukuha na nila yung mga kailangan nilang kunin. They're about to take this set of racks sa may bottom as well. Matagal mabuhay si Sven. May 20 seconds naman, may buyback din, pero duda ako na ibabuyback niya pa yung 20 seconds na yan. Longest 20 seconds of his life. Diba? Ayan o. Pasag na yung set of rocks. 20 seconds time. Inip yan. Pag ganyan. Diyos ko, tititigan mo na pinapush lang yung mga barracks. Wala silang magawa for this PA eh. Pero talaga props for Mikay. Sabi nga ni Alexis kanina, sino ba namang hindi babawi eh yung chrono mo kanina, kakampi mo? Ayan. So ngayon, di ba, nagpapakitang gilas itong si Mikay na ayan. Humataw ng humataw dito sa kanilang second series and also last series for the day. Bukas, isang laban na lang yung kanilang hihintayin pa. But just tignan natin kung magiging enough ba yung laban na yan for Team Liquid para up against Tundra yan eh. Para maiangat pa yung standing nila dun sa may upper bracket. Ma-2-0 nila to. Yun ang kailangan ng Team Liquid. 2-0 nila to. 2-0 nila yung last series. Kasi, para mag 3-2, at least, at awa, 2 wins, tas 1-1, tas 2 loss. Mga ganun. Pero mga pare ko eh, that's pretty ambitious. They need to take every game, one by one lang. Mikay naman, dagger-dagger, habang nakatago. Diyos ko po, malaninjang galawan na mula dito ngayon. Kay Kuya PA. Nako, kakatakot yung mga kalaban na hindi mo nakikita eh. Totoo. Sabi nga din sa tunay na buhay, 'di ba? Huwag ka matakot sa multo. Ayun. Takot ka sa mga ano, tao, yung mga nakikita mo. Dito sa laban, guys, hindi. Hindi. Matakot ka sa mga di mo nakikita. Matakot ka sa di mo nakikita. Burado ka na niyan. Ito na yung PA. Ito na si Mikay. Ah! Ay, okay. Ang gandang huli. Pero na X-Mark to safety naman. So dito, netong si Tropa, Abed, man fighting each and everyone sa side ng Liquid. Will Liquid fight? That's the question. Kasi may Aegis dito ngayon, Shopify Rebellion, pero Saberlight attempted to escape. Makakatakas naman sa Saberlight, pati inabot na. Iniwan si Abed, mga kaibigan. Ba't nyo iniiwan yan? Naku po, aabutin pa. Yun nga lang, titi talaga para dito ngayon kay kuya mong Abed. At eto pa, nasetupan, kaka-ages lang niyan. Grabe ka na, Chong. Iyak talaga, no? Oo. Ano yun, iniwan. Pero siya na lang din kasi yung nahuli eh. Confident siya kasi nasa kanya kanina yung cheese. Yun. If ever lalaban sana yung Shopify Rebellion na yun, meron naman siyang pang micro. Meron naman silang pang sagot. Kaso sabi ng Shopify, reset na lang din. Mas gusto na lang lumaban dito sa may last barracks remaining nila just so kapag ka nag-buyback sila, meron silang pwedeng tipihan, meron silang pwedeng lapitan pa na tore. Meanwhile, dito sa may Roshan sa taas, kung may mamamatay kasi from Shopify Rebellion, kanina kung meron silang mga buybacks, wala din silang titipihan. Diba? Team Liquid side nila yun, outpost nila yun eh, very basic sa kanila. Na bumalik, mambaliktad ng laban. For Shopify, tagilid talaga sila doon sa buong laban na yon. Ang tanging ipinanalo lang talaga nila doon ay yung Aegis, yung Roshan. Pero ito, hindi na naman kita yung kalaban, no? Hindi talaga. Ang samaan niyan. Uy, naging bola na lang si Tropa na pa-BKB na nga dito ngayon. Etong si PA, kaso
Sharpshooter tumama, naka-break siya dito ngayon. Pero look at that, he's breaking Saberlight's bones are not yet done. Pero si Sven naman, pinabalagbag dito ngayon itong si Boxy. Double kill for Miggy kasi nga si Fly, nakita din niya. At yun nga po mga idolo, tamang basag lang ng Torre si Isai together with Nisha. Oh, 1v1 with the Great One. We're looking towards this one. Nui, nag-blink out lang. Pero Stormhammer, binito na. Gusto may focus down itong si PA. But PA, he's not immortal. He's still killable and avid. I can't stop me, sabi niya. Pero yun nga lang, si Mikkei, nag-blink out. Tinakasan lang siya. Yung torrent, tumama pa. May torrent storm pang nakaabang, mga kaibigan. The Ice Pirate is doing it. Lock it down completely, this boy. And yun nga, GG finally called. Team Liquid successfully taken out itong Shopify Rebellion slowly but surely. Balik sa hulog ang Team Liquid. Nakakangiti na ulit si Nisha, no? Hindi na, nakasimangot pa yan eh. Happy na yung bata. Ay, ang hindi ko alam sino bang MVP sa laban natin kasi ang ganda din ang ginawa ni Boxy. Siya yung tumrabaho sa high grounds dito ng Shopify, no? Oo, totoo. Itong team habang nag-aamok itong Team Liquid dito sa may Rosh Pit, siya, si Boxy, yung nanggugulo doon. Hindi ko alam sino yung mapipili, James. Hindi, kahit pero, sino na siguro, pwede na. Sino ba tingin mong option ng ating GA? PA. Boxy PA? PA. Boxy, yan. Oh, Boxy PA. Tawa. Yun lang naman, I mean... Talagang MVP yung mga crit dito ni Tropa. RNG crit, Gods, crit. Blessing Mikkei on that game number one. And again, siya po yung ating Supreme Player of the Game presented by Red Bull Supreme. So, direct habol na tayo dyan 7-4-7, ha? Game 2. San tayo dito ngayon, Dan? Second and last game para dito sa ating Stream B. Sa stream A natin, madami pa tayong mga laban na magaganap dyan. So, check nyo lang po. Guys, lipat kayo. Alam ko, ongoing pa yung cast ni Jay and Jules. Pero game 2, saan tayo dito? 1-1, James? 2-0 na kasi gigil na yung Team Liquid. Gigil yung gigil. Oh, ilang na nila ng one? Puntos? Nakabit pa tayo? Hindi ko natanda. Ako yata. Din eh. Hindi. Yan. Sayang. Mga ano na, kulang sa memory plus. All the unearns. Pero yun nga mga idol, habol na din kayo dyan sa 747. Do PM ko yung next page. Kapag kayo po ay may katanungan regarding 747, and lagi nga namin paalala, I bet responsibly. Muli, kami yung nakasama nyo doon ni Diane para sa game number one ng Shopify Rebellion contra Team Liquid. Will Team Liquid take this with the 2-0? Yan ang ating alamin sa pagbabalik ng Koenig. Oh, yeah. Oh, oh.